magandang araw po mga kalingap, mga kabente. Ito pa po ako sa bundukan po ng Barangay Mangkamagong, Basod. Yan, kasama ko po si Tata Jesus. Nagpasama po ako dun sa pula po. Mahirap po pala hanapin pag ganito sa kabundukan na pag walang kasama, walang guide. Nakakala ko po ay malapit lang. Pwede na nakasalubong ito. Lumagpas na po pala ako. Marami ang pagod. Yan, may nag-message po sa akin nung nakaraan na gusto po nilang ilapit si Pula sa Kalingap para po mabigyan ng tulong. Yan, isa po siyang Pula, tapos mayroon pong isang anak, isang pipi. May isang anak na babae na nakatira po dito sa gitna ng bundok sa Barangay Mangkamagong, Basod. San po ang bahay? Ito ba yung bahay? Sarado tayo, parang walang tao. Apo! Ano tayo, walang tao, ano? Apo! Tagil po yan. Tao po! Apo! Tao po! Tay! Ano? Wala po, inaanap po namin siya, no? Yung Jonalyn po, anak po niya siya, no? Oo, Jonalyn. Jonalyn. Nasa Basod nagpapasyudo. Ah, nagpapasyudo? Katulong? Katulong. Sabi ang layo po dito, ano? Doon pa sinasumpuan. Saan? Sa dulo. Bagay po, nakalipas ka mo. Opo, inaanap ko po siya, no? Jonalyn. Ayun yung bahay. Kapatid niyo po siya? Tugang niyo po? Kapatid ng asawa ko. Ano po siya? Di po siya makapagsalita? Ayun, wala. Ano po ang kulahan? At sisinyas po. Ah, sisinyas. Nagtuyo ka sa iya. Sige po, sabihin niyo po ano, nasaan po yung anak niya? Jonalyn. Uy, ando si Rin. Ano pong sabi niya? Ano po nun naman ito ba? Tatay, tanong mo daw po, nasaan po yung asawa niya? Ay, wala. Nagsama na sa iba. Nagsama na po sa iba. Ilang taon na po sila na magkahiwalay? Ay, matagal na yun. Kung pa yun si Junal eh. Hindi pa na daycare. Para itong aki ay kuyan ning 15 anyos na da ito. Itong aki ibaganin da. Ibig sabihin po, nanay, mag-isa ano lang po sila, silang dalawa na lang po dito sa bahay. Oo, at yung panganay, ay wala man dito, ay nandun sa isang anak ko. Nag-aaral. Ilang taon na po si tatay? 75. 75? Oo. Tanong mo daw po kung gusto pa niya mag-asawa? Galaw, masisa. Dadalhin pa niya sa kabigatan, pagkain lang ngayon. Ay, Diyos ko po. Ang bigas daw anya ngayon, 50 pesos na ang isang kilo. Ay, bagong pa daw. Una siya. Ngayon na ito. Sida na daw ang payo pa ito. Sida na si payo siya. Sida na sa si payo si agong niya. Ay, nag-iba ni agong. Tatay, tanong mo daw po kung nakita pa yung asawa niya. Ay, nagi. Nagang igdi. Nandito yung anak niya. Nagtatrabaho kasi at kung hindi naman siya nagtatrabaho ay wala anong pagkain. At kung wala naman siyang nakukuhang maggupit-gupit, kanina nga nagpunta sa ibaba at maghanap daw siya ng kwan at wala na daw siya ng pera. Wala na siyang mambiling pagkain. Wala nang maibili. Nakakuha naman daw ng isa, binigyan siya ng 50 pesos, binila niya ng ulam. Ibig sabihin, nagugupit po siya?
Nagugupit minsan. Pag tatay. Sa Jesus, mabak na buhok mo. Ikaw, mama, sabi ko natanghalian. Sabi ko, bakit tanghali ka na? Nakailan kang ginupitan, iisa lang daw. Iisa po, maghapon po yun? Eh, hindi, hanggang kanina pong mga, siguro mga alas 11 na nakauwi. Eh, grabe po, anong kawawa din? Kawawa man. Men, kayo po, minsan binibigyan niyo rin pong pagkain sila. Ay, opo, yung bang ulam. Kung wala nga ng bigas, ay binibigyan ko at kapatid ko naman siya. Kayo po, ilang taon na po kayo? Ay, 79. 79? Opo. Tapos si tatay, 70, ano ka, 74 tatay, ano, tay Jesus, ano? Si tatay, 70. Ay. Kayo po, tay. Kayo po. 81. 81. Tamang-tama, tay. Naghanap po akong lugar na pwede kong malipatan ng bahay. Gusto ko din po maghaba ang buhay ko. Sabi po nung mga matatanda, nasa lugar daw po yan. Ngayon po na po yung pagkakataon ko na dito po ako titira. Malawak-lawak po ito. Nanay, may... Ilan ma na ang edad mo? 36 pa lang po, pero ay, mukhang 80 na. Matagal pa yun. Mukha na nga po akong 80. Magalap po siya sa bundok at matagal po ang tao. Tatay, ano po ang sikreto pag... Ano para humaba pa ang buhay sa katulad nyo, 80 years old na kayo? Ay, kung lang po yung libang-libang sanyugan, kabas-kabas, walang problema. Oh, ilan na po ang anak po ninyo? Ay, kung po, siyam. Siyam? Totoo pala po yung kasabihan pag nasa bundok daw, marami ang anak. Oo. Wala po kasing libangan po, ano? Oo po. Pero kung... Ano ba bigyan kayo, nung una binigyan kayo ng TV, di sana anak ninyo, tatlo lang, ano? Tatlo lang. Wala ay. Grabe si Tatay Jesus, oh. Tatay Jesus. Ito po si Tatay Jesus po yung ano, nagpagupit, oh. Tamang-tama. Utlaba na yan, tapos video ba yan? Tatay, Tatay Jesus, tamang-tama, nag... Kanina nagtabas ka lang ng damo, tapos ngayon ikaw naman yung tinabasa ng buhok. Maganda itong ipasok sa ano, barbershop, tatay. Tatay, ayan niyo po, pag nagkaroon po ako ng barbershop, kunin po kita. Ipapano naman po tatay, malalaman, ano ba, ako magpapagupit, pag gusto ko ay, ano, trim. Yung, ang gupit po ay... City. City. Sasabihin mo lang, noon out yan. Ganyan. City. Pagkalbo. Pagkalbo. Ay, entero yan. Entero. Pag army cut, paano ang army cut? Ay, pasigyan. Ay, mahigap na. Yan po si tatay. Ano po ang tunay na pangalan po ni tatay? Ito? Opo. Javier. Javier, Tatay Javier. Pero tawag po sa kanya, Pula. Wala, hindi nakaka. Nakakasalita. Sana eh, nag-scout po ako ngayon. And kay, ano po ako, kay Kuya Bal, nag-scout po ako ng mga matutulungan. And buti na lang po nakasalubong si Tatay Jesus. Nandun na po ako sa dulo, nakalagpas na. Buti na lang po nakasalubong ko si Tatay. Mabait ito si Tatay Jesus. Basta po ang mga Jesus po, mababait po ano? Oo po. May nakita ka na pong Jesus na matapang? Ay, wala pa. At yung tatahin ko, Jesus din. Mabait naman po din po yun. Mabait naman din. Kaya pa nagkaroon po ako ng anak, Jesus din po ang papangalan ko. Nanay, ano pong sabi niya po? Ay, paano kung nagalit ka dun sa anak mong Jesus? Anong sasabihin mo? Anak? Hindi ka galit. Bakit nagagawa ka ng ganyan? Ano ba ang problema? Kasi nakakatakot kasi pag Jesus magang pangalan, baka anong mangyari sa iyo? Pag Jesus, well, matakot pa. Matakot. Mamura mo ay Jesus pa naman. Nakakatakot sa Panginoon ka. Na nga ako Tatay Jesus, ibig sabihin, sa kanya ka talagang papagupit. Magaling pa lang magupit, ano?
Kung minsan ay nasakit na ang mga ganyan niya. Ayaw po niyang, ayaw, ano, dikurinting, dikurinting, marunong din siya. Nagugupit siya. O meron siya sa kurinti. Nagugupit siya, pagkatapos, wala naman magluluto. Siyempre, magluluto siya. Kaya naawa naman ako nga, minsan sabi ko, pwede nang makis. Kundi, nauwi naman minsan dito yung anak niya ay, hinahatidan siya ng pagkain. Kawawa man si Papa ko, sabi. Ilan taon na po yung anak po niya? 22. Ah, 22. Saan po siya nagtatrabaho ngayon? Diyan lang po sa Basod. Ano pong trabaho niya? Kwan? Kasamang... kasamang bahay? Kasamang bahay. Go around now na nga. No, out, minsan uuwi dito. At may kawawa naman sa... Sabi ko, ano, gusto mo sa Maynila? Ay, ayaw ko. Di ko na makukuhan ang Papa ko, sabi. Hindi po niya makikita yung papa niya. Hindi naman siya makakauwi. Ibig sabihin, manmal po yung papa niya po, ano? Ay, talaga hindi naman daw niya iiwan. Si Joan na rin po, may galit dun sa kanyang mama, wala man. Ah, wala man, siguro. Aiwan ko sa kanila. Nag-uusap naman sila pag pariyawan si Joan na rin. Mabuti man ang... May asawa na din po yung asawa ni tatay dati. May asawa. May asawa na. Yun lang anak ay nasa 15 years na. Ay, isa lang din po ang anak sa pangalawa. Isa. Maraming anak yun sa una. Lima yata. Yung babae po. Tapos isa kay tatay ngayon. Dalawa. Ah, dalawa. Tapos nag-asawa pa ulit. Asawa yung asawa niya. Ah, nagbalik po sa asawa? Hindi. Iba naman yung pinagkuhan. At naging asawa. Tatay, oh. Kaya minam. Kanina, mukhang 74 years old ngayon. Mukhang 17 na lang, oh. Mukhata ang ano. Magaling ang ano. Ang ano ni tatay, oh. Kahit kunti lang yung gamit, pero pulido yung pagkakagupit kay Tatay Jesus. Tatay, baka man chicks ka mamaya. Buti hindi pa po malabo ang mata niya. Ay, mabuti siya at hindi pa nalab, kaya nagsasalamin siguro. Pero ako, itong isang mata ko, hindi na nakakakita. Ito namang isa, malabo na rin. Buti na lang po nandyan kayo, kasi di ko man pala po makakausap. Si tatay, ay, wala pa yung anak. Yung isang gabi na nga, doon kami natulog sa baba at nag-aurora kami, nagdadasal kami sa simbahan. Ngayon, pagdating namin, pinatingnan sa amin yung kuha ng kuryente. Sumabog pala. Sabi pa ano? Sumabog. Mabuti nga at siguro nagising siya pagputok daw, nagputok daw. Pagkatapos, yung nasunog na nga yung kanto. Tanay, ako naman po yung magtatanong. Si tatay po, paano po siya magalit? Ah, nagalit? Ay. Paano po siya pag nagagalit? One yata, ningin. Di po siya nagagalit? Nagagalit naman minsan, pero bihira. Di po siya nagano. Pag nagalit po siya, pag nagambasag ng baso? Ay, hindi po. Ng plato? Hindi naman yun magbabasag. Ay, tatay, in-sprayan ka na ng ano? Ano yung in-spray niya? Sabi ko nga. Ang ano yung tubig? Yan, yung pabango. Ito ay tubig. Tubig lang. Ginawa nga laman tatay yung ulo mo. Kung hindi pa naliligo. Tatay, tutuloy mo na si Tatay Jesus. Ano yan? Ay, labaha. Labaha ba kayo? Pantuli ba kayan? Tuloy na yan. Ah, tuloy na si Tatay Jesus. Dati po pa katay, hindi po ka uso ang tuli noon. Noon. Bakit po pala nag-uso ang tuli? Eh, tadi ng mga matanda gato, itong mga panahon ay hindi daw pwedeng tuliin ang tao. Pagkat obligasyon daw ng bukiran, daw sila ng buko. Kung ano ka. Dati ng mga matanda. Mga kalingap, napansin ko po dito sa lugar na ito. May mga edad na po yung mga ano, pero ang lalakas pa nila. Si tatay, 80 years old. Si nanay, 79. 74 si tatay. So si tatay ay? 75. Ibig sabihin, magkakababata po kayo nila tatay Jesus. Magkakababata. Oo po.
Bakit niya kayo narin pa kaya? Mili ko rin di pala din. Grabe. One lang yan po. Yung ano, bigay, pagkabigay-bigay lang yan ang kapatid. Grabe, bigay-bigay lang yan. Hindi naman yan makakabili lang yan. Hindi, parang donate lang yung mga gamit niya. Bigay-bigay lang. Yan pang kuha na yan, oh. Yan yung pang tagay sa ano. Ang problema lang kay tata yung upuan. Upuan siya, so dadala-dalain niya, umaday. Dadayo po dito yung mga nagpapagupit. Oh. Yung nagdadayo lang dito. Bigay-bigay lang ang mga kasangkapan dyan at wala naman yung tinguan. Nanay, marami po palang mayabas dito, ano? Diyan, ay. Yun, madami dito. Ano, mayabas. Hayaan na lang namin yun sa mga maibon. Napantik, napunta dito ang mga taga-bata dyan sa side. Ay, sige, kumuha kayo. Kaya lang, baka kung makakita kayo dyan at ano, eh. Titingnan ninyong maigi. Kahit na santol, doon may matataas na santol. Sus, nakakatakot. Sabi, huwag ka. Grabe, ang galing pala ni mga santol. Tatay, magupit o. Nakakabilib nanay kasi si tatay, ano po, ano. Kahit po may kapansanan, di po siya makapagsalita. Pero mayroon po siyang, ano, yatagong talent. Matyaga po siya, manggupit. Madayan doon sa ama ibig, na kaming namatay. Ibig sabihin nanay, si tatay po, ano siya, matagal na po siya nagugupit. Matagal na rin. Paano po siya natuto? Dahil doon sa ang ama na marunong naman ang manggupit. Sa mga sariling kwan lang, hindi naman ang kwan ang gupitan. Pero yung nagpapagupit, ginugupitan. Paano po? Ay, nakaasin. Paano po nalalaman nanay na ano ba, ang gusto kong gupit ay armikat? Ay, yan ang hindi ko alam kung paano. Oo, tatay, paano po nalalaman? Armikat po ay masinyas na pagkaya. Ah, masinyas. Para po sa pag barbers. Pag barbers po. Barbers na. Nagupit. Yung natural lang. Natural. Paano po ang sinyas nun? Tapos yung ano pa po, yung isa, rukat. Rukat ba? Yung kumpi lang, semical po. O semical po, paano po? Semical po. Yung ganyan na lang ang kumpi. Ganyan na. Na hindi naman ni tatay. Paano? Buti naman po, di nagkamali si tatay noon sa mga ginupitan niya. Mahala. Ang semi-kalbo, ginawang kalbo. Mahala na lang ang papagupit. Ibig sabihin po, di naman nasisisi tatay. Dahil hindi naman siya marunong na. Mabuti kung may salamin siya. Bibigyan ka niya ng salamin. Dapat po pala nanay, meron siyang ano, meron siyang picture. Oo. Ibig sabihin, kaya niya po ang gupit na iba-iba. Oo. Ano naman na? Pagpagal, pagkalbo naman yun, nung taga-angas, ay galaan siya niya. Lahat. Kung grabe siya tayo. Napagupit pati si Tatay Jesus. Ayun na, tapos din si Tatay Jesus. Oh. Mas lalong bumata si Tatay Jesus sa gupit niya. Pira na edad mo? 74. 74? Tatay Jesus, ilang beses ka nagpagupit kay dito kay Tatay? Palagi lang pagupit. Ah, palagi? Kuha na pala ning, ano, ning, sukit na. Luki na? Sukit. Nanay, sa susunod po, mabalik po ako dito para dalan po ng bigas si tatay sa grocery. Tatay, bayad po sa ano? Bayad po sa gupit. Salamat lang po. Bayad. Gupit ah. Baka tatay, palagpagupit ka, arag din ka ng single sa emo. Mapagupit ulit nga, tigmayo ng bayad. Sobra-sobra mo na. Yan po mga kalingap, mga kabente. Yan, natagpuan po namin si tatay Javier. Yan, isa po siyang
Pipi. Pero po, napaka-talented po pala niya. Nagugupit. Si Ito po, isa si Tata Jesus po yung sa mga customer niya sa pagugupit. Tatay, magaling pala magupit si Tatay Javier, ano? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aming mga Kalingap. Sa pamuno po ni Kuya Bal, Kalingap Rab at ni Ate Nablog. Huwag po sana kayong magsawa na manood sa aming mga videos dahil po sa pagpapanood po ninyo at hindi pag-skip ng ads, marami po tayong natutulungan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pasubscribe po Mr. Bente Vlog. Marami pong salamat. God bless po sa inyo natin.